Hello, good day everyone. This is Jay from Pageant Trend, and obviously I'm here with one of the winners of Mr. Asian International 2022. So I'm here with Mr. Asian International Courageous 2022. Hi. Hello po. Hi everyone. All right, so for the benefit of our international and local subscribers and viewers for this video, please introduce yourself to us. Hi everyone, my name is Mark Joseph Castillo Vidal. I am your Mr. Asian International Courageous 2022. So I just won 2 days ago at Kuala Lumpur, Malaysia. So I am with together with the 12 finalists, and I won the Mr. Asian International 22 Courageous. All right. Thank you so much, Mr. Mark. How are you right after the coronation night? Actually, it feels like cloud nine pa rin po kasi even though I really have a small amount of preparation, I was able to make it, and then I was able to bring home the crown, one of the crown, main crown po. Alright, so aside from that, ano yung napanalunan mo? I was also able to bag the best informal wear, and as well as the best in national costume for my category po. So I just would like to shout out to Sir Tristan Salcedo for providing my formal wear and my national costume. So thank you so much po, Sir Tristan. Well, anyway, congratulations for winning the crown, and as well as best in national costume and formal wear. Anyway, let's talk about prior of joining this Mr. Asian International 2022. So prior of this, what have you been doing? Ano po, bali po, during this pandemic po, ang ginagawa ko po kasi is administrative aid po ako sa munisipyo namin. So nagtumutulong po ako sa pag-assist sa COVID vaccination area. So isa po ako sa mga frontliner this past pandemic. So ganun po, nag-assist po ako ng mga citizen po ng lugar namin, which is Silang, para po ma-vaccinean po sila doon sa area. Yun, yung mga matatanda, yung mga bata, kung saan po sila, ganun. Nag-i-schedule, ganun po yung trabaho ko. At saka po, rumarakit din po ako, kumakanta, nagko-commercial, or yung mga ano po, yung mga racket po ng typical na ano po, ng mga teenagers po ngayon. Ganun po. Alright, so I guess some of the pageant fans are really confused about this. I guess this is a new pageant, right? Yes po. So first edition nila? Or hindi po, parang mga start po sila ng 2014. 14. Ah, okay. So for the benefits of our viewers, could you please tell us about more about dito sa pageant na to? So Mr. Asian International po, meron po siyang 4 titles po. Para po siyang sa Miss Earth, yung ano niya po, wala pong mas mataas, wala pong mas mababa dun sa ano, pero meron po yung main title, which is the Mr. Asian International po. So ang nakuha ko po is Mr. Asian International 2022 Courageous po. Yun po yung nakuha. So some of you might read na fourth prince yung nakalagay doon, pero it doesn't mean that fourth prince means fourth runner up. Ano po, hindi po yun ganun. Pagka po sinabi na fourth prince po, parang ano lang po yun, na yun po yung meaning ng ano po, courageous po. Pero it doesn't mean na it's a fourth runner-up. Alright. And of course, ayun, so, paano nga ba naging representative ka ng Pilipinas sa Mr. Asian International? So, before po, like a month ago, I was able to sign a contract with Pilipinas Talent Star under Sir Adrian Stephen Kabuhat po. So, with that po, naghanap po kami ng contest para sa akin po, para may represent po yung Philippines. With that being said po, ito nga po, binigay po sa akin yung Mr. Asian International. And then, afterwards, nag-start na po kami mag-prepare hanggang sa, ayun nga po, bigla pong dumating po yung araw na kailangan na po namin lumipad hanggang sa, ayun po, nanalo na po ako. Alright. So, talking to your preparation for this pageant, how long you've been preparing for this? I was able to prepare within like a month. It may be short for a specific budget na malaki po, especially Asian International po yan. Pero with that specific amount of time, we were able to gather everything, and then
prepare kung ano po yung mga kailangan niyan. Yun po. Nakapag-uwi naman po para sa Pilipinas. All right. So and looking at your profile, you have also other titles, international titles, yes, which is the Mr. Cultural World International of Asia 2022. Yes, so it was held in Vietnam. Yes, po. Last April 2022. Opo, opo. All right. So tell us more about also this Mr. Culture World International of Asia 2022. So this pageant po naman is nanalo po ako sa isang local pageant dito, which is Hari ng Republika Pilipinas. Mm-hmm. Ginanap po siya sa Bulacan. Pagkatapos po noon, doon ko po nakuha yung title na Mr. Culture World International Philippines. So pagkakuha ko po noon, nag-prepare po ako for like 6 months. And then po, saka ko po nirepresent yung Pilipinas po sa Ho Chi Minh City, Vietnam. Nanalo po ako ng Mr. Culture World International of Asia 2022 po. And then how long also you've been preparing for this? Sa Mr. Culture World po, 6 months po. So well prepared talaga siya. Apo, apo. Si Mark. But anyway, Mark, talking to your international and local pageants, so what have you learned from it? Ang dami po na unang-una po siyempre yung ano po yung efforts po na binibigay ng bawat isa kasi po kung ako lang po hindi ko po siya kaya eh natutunan ko po mag-value ng collective efforts not just with my designer not just with my handler not just with Sir Adrian Kabuhat but also to everyone around me kahit po yung mga like lang yung mga simple encouragement lang po, nakakatulong po talaga siya kasi may mga times po talaga na akala natin hindi natin kaya lalo na pag nakita natin ang malalakas yung kalaban or maraming hindrances na baka may sign na hindi tayo matuloy pero kapag talaga para sa'yo, ibibigay talaga yan para sa'yo ng Diyos. So yun po yung natutunan, isa sa mga natutunan ko po all throughout my journey po sa Asian International and yung isa ko pong pageant po. Alright. Anyway, talking to your Mr. Asian International 2022 pageant, what has been your winning mindset that time, despite of having a short time of preparation? Yung mindset ko lang po nun, syempre po is, I am claiming the title na po. Bago pa lang po umakyat ng eroplano, nag-isip na po ako doon, Lord, bigay mo na sa akin to, akin ko. So, pagdating ko po doon, pagtapak na pagtapak ko pa lang po sa Malaysia. Sa mga hindi po nakakalam, ginawa ko po, nalikad ko po yung lupa talaga. Sabi ko, Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia, please good to me. Be good to me. Tapos po, nagdadasal na po ako noon, tuwing lalabas ako, dasal ako na, Lord, gagawin ko yung best ko, ikaw na po bahala sa lahat. Tapos, para po mabigyan ko ng justice yung mga efforts ng lahat ng tao na tumulong sa akin. And ano po, yun naman, awa ng Diyos na nakuha ko po. Nice. And I think, doon pa lang sa pagalit mo sa lupa, di ba? So, it's really a sign na Malaysia will give you one of the crown. Hindi man title, but of course, one of the crown. Opo. So, guys, just to be clear, Mark won the crown of Mr. Asian International Courageous. Alright. So, ayun, clarify na natin yun, ha? Anyway, despite of, you know, I guess, hindi lang dalawa yung sinilihan mong pageant, mapa-international man or local pageant. So, sa mga previous pageants na sinilihan mo, the question is, how do you overcome defeat? Actually, I never experienced defeat during my past pageants before because I was able to bag all the titles that I have joined in my previous pageants, but I was able to handle defeat before by I wasn't really able to get the main awards before because, you know, there are lots of good-looking guys here in the Philippines, especially in my place po. Dito sa Cavite. So maraming malalakas po dito pagdating sa pageantry. So I handle defeat po or yung setbacks na hindi ko nakuha tong award na to kasi no, sa in a way po na parang
in-improve ko po yung sarili ko, especially po sa katawan ko. Katawan, yung lakad pasarela po, yung Q&A po, tsaka yung mga ibang factors po na naging dahilan kung ba't di ko nakuha yung award na yun. So, yun po yung mga naging ano ko po, parang stepping stone ko po para po mas maging magaling pa at mas maging ano po, mas maging handa para sa bigger stage po. All right, so talking to the your national costume and you won. So could you please tell us kung anong sinuot mong national costume? So for the benefits of our So yung sinuot ko pong national costume is called Pintados or Kasadian costume. Galing po siya sa Tacloban. So yung mga ancient warriors po ng mga taga Tacloban po, yun po yung suot nila dati. So as tribute and respect po, gusto ko pong i-showcase yung ibang side ng Philippines. Kasi nung unang pageant ko po, ang sinuot ko po is Bakunawa. Uh-huh. So ngayon po, ang ginawa ko naman po, ang sinuot ko po is yung pintados from Tacloban so that I be able to show how great the culture of the Philippines despite of having an archipelagic country and maraming cultures and traditions. Pero po, gusto ko mapakita na sobrang mayaman ang Pilipino at ang Pilipinas sa kultura. Alright, so who decided to do the concept of your national costume? Ako po kasi, nag-contribute lang po ako ng idea pagdating sa mga gusto kong suotin. Pero po, ang nagde-design po at saka nagde-design, gumagawa po talaga is yung designer ko po, which is si Sir Tristan Salcedo. Mm-hmm. Yun po. Alright, thank you so much. And another question for you, what word would you use to describe your Mr. Asian International journey? Actually po, nagugusbumps po ako ngayon. Gusto ko pong sabihin na yung napanalunan ko pong crown, which is courage, yun po talaga yung best na nagde-describe po sa pagkapanalo ko po. Kasi kung hindi po namin tinapangan, hindi po namin nilaban lahat, hindi po talaga ako mananalo. Kasi ang dami pong naging setbacks, ang dami pong naging problema, pero binigay po talaga sa akin eh. Inilaban po talaga namin, tinapangan po namin. Kaya po nung nakita ko po yung napapunta po sa akin yung isa sa mga main title, which is Mr. Asian International Courage 2022, umiyak po talaga ako kasi sabi ko, it depicts kung sino talaga ako at kung sino po talaga yung kung ano po yung ipinaglaban namin kasama po ng lahat ng tumulong po sa akin. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako. Nice. All right. What is the best feedback you received after the pageant? Best feedback po is that kasi kasabay po namin yung Miss International po eh. Uh-huh. So, nung may mga nababasa po kong comments na parang okay, hindi man naka-placing si Miss Hannah Arnold, binawi ko naman daw. Sobrang sarap po sa pakiramdam nung mabasa ko po 'yon. Syempre po, hindi lang po yung mabasa ko 'yon na parang para sa Pilipinas, pero yung makita ko po na marami po akong tao na nai-inspire, na lumaban din, na mag-pageant, na magkaroon ng confidence, at saka yung mga tao po na gustong makita ako, makasama ako, nagko-congratulate for bringing home the crown and for being the pride of the Philippines. Sobrang masaya po ako doon at sobrang priceless po ng lahat ng yun. Alright. What do people assume about you that isn't true? Suplado po. Kasi pag titingnan niyo po ako sa unang kita po, mukha po ako kasing hindi namamansin. Mukha po akong suplado. So, pag nakilala niyo po ako, marami po nagsasabi na thoughtful daw po ako, na mabuting kaibigan daw po ako. And isa lang po yung ma-assure ko po sa inyo, kapag ako po yung naging kaibigan niyo, magiging masaya po kayo na nakilala niyo po ako. Wow, I'm really looking forward for that. All right, next question. So other than your family, who is your biggest supporter in your Mr. Asian International journey? Dalawang tao lang po yung una ko pong nakikita para po sa pageant na to. Una po si Sir Adrian Kabuhat. At saka po si Sir Colin Rudge po. Kasi po sila po yung dalawa na naging daan po kung bakit po ako nakatuloy dito. Siyempre po, supportive din po talaga sa akin yung designer ko. Pero sila po yung dalawa na naging daan para po talaga matuloy ako dito sa pageant na to. Kasi siyempre po, hindi naman po birong lumabas ng bansa. Although sumuport po yung government namin, pero sila pong dalawa at saka po yung family ko yung
talagang nag-push sa akin na sige, laban mo na, gagawa natin ng paraan lahat, kahit ano pa yan, yun po. Alright, next. What is one talent you wish you had? Siguro po yung talent na siguro gusto ko na makuha ko na wala ako ngayon is yung pagsasayaw po. Kasi hindi po ako binyayaan ng ano po eh, ng talent sa pagsasayaw. Pero gusto ko po siyang maging talent kasi parang nakikita ko po na masaya siyang gawin at the same time, maraming mag-e-enjoy kapag ang isang tao marunong sumaya, marami kang ma-entertain din po. How do you overcome your stress? Una po, ngingitian ko lang muna po. Tapos, hihinga lang po ako. Isip po ako ng magandang solusyon sa problema ko po. Pagkatapos po nun, pag naihinga ko na po, nasabi ko na po ano yung problema ko, lalatagan ko na po yan ng plan A to plan Z para po masolusyonan ko na yung problema. Pagkatapos po nun, kapag hindi ko pa rin masolusyonan, that's the time na hihingi na po ako ng tulong sa mga tao sa paligid ko para mas mapadali po yung pag-provide ko ng solution sa problema ko po. Alright. Who is Mark on and off cam? Siguro po, who is Mark on and off cam? Siguro, ako po si Mark na lagi po akong mahilig mangamusta sa mga tao sa paligid ko. Gusto ko po kasi na parang I always find time to communicate sa mga kaibigan ko. Kasi ang buhay ko po kasi yung mga kaibigan ko eh. Ang language of love ko po is through talking to them, hugging them. Yun po yung make them feel comfortable and happy. Yun po ako. Alright, and balik tayo dun sa Mr. Asian International journey mo. So ayun, obviously, I guess dala mo yung ngayon yung crown. Yes po, ito po. Ayan, so I'm just curious about that crown. Ito po. So lahat kayo ganyan yung crown nyo? Yes po, yes po. Could you please tell us kung ano yung... ano yung tawag dyan sa crown? So, this is called the Tengkolok Male Crown. So, ito po yung sinusuot ng mga royalty po sa Malaysia, yung mga hari, ganun po, mga datu dito sa atin. So, ito po, it depicts po yung royalty. Kaya po, ginawa siya ng isang designer sa Malaysia at ito po yung first time na kami po yung gumamit nitong bagong crown. Kasi before po, yung mga traditional crown yung pinapasuot nila. So ngayon po they decided to create a new crown which is the Tengkolok Male Crown. So ito na po ngayon yung ginamit na crown para po sa mga winners. And I am honored po with Sir Oy Min Sunny na kami po yung unang batch na nakapagsuot ng Tengkolok Male Crown po. Wow, ang galing. Paki ano nga. And po ito po yung Tengkolok Male Crown na gawa po ng isang famous Indonesian designer po. Alright, so thank you so much Mark for sharing the crown. Ayan, so guys, obviously naiuwi ni Mark ang crown. Mr. Asian International Courageous 2022. Well, anyway Mark, do you have something to say about your fans? Maraming salamat po unang-una. Huwag po kayong magsasawang sumuporta at suportahan nyo rin po yung mga susunod pa po nating mga magiging candidates sa mga iba't ibang international pageants kasi sobrang laking tulong po ng mga pageant fans sa mga lumalaban po kasi marami po talaga kaming pinagdadaanan pero pag nababasa po namin yung mga words of encouragement nyo, sobra pong nabuboost yung drive namin para mas ilaban pa po bawat segment po na lumalabas kami doon at bawat bagay-bagay na ginagawa po namin, mas nabuboost po yung confidence namin. And of course, the person behind your journey. So ayun po, yung person behind my journey, Sir Colin, Sir Adrian, ayan, Knight Tristan Salcedo of Laguna. Sobrang salamat sa lahat ng magagandang outfit na binigay niyo at pinasuot niyo sa akin. Siyempre sa Silang, sa Government of Silang, maraming salamat po. Kay Ma'am Michelle Torres, sa papa ko kahit may sakit ka, sumuporta sa akin sa mama ko, sa kapatid ko, yan Kikyo Joshua, maraming salamat po. Siyempre kay Sir Andy Kaina of Shas Factor, sa inyo po Sir Jay, kay Ma'am Edge Tenoria, kay Sir Mark Raymond Martinez. Sa lahat-lahat po ng nag-effort para tumulong sa akin, bumati po sa akin, sobrang na-appreciate ko po ito lahat at hindi ko po yung yun makakalimutan. Kulang po ang
ang salitang salamat po para po maipakita sa inyo kung gaano po ako sobrang grateful sa lahat po. All right. Thank you so much, Mark, and congratulations once again and best of luck on your reign as a Mr. Asian International Courageous. So, thank you so much and bye. Salamat po sa pageant.